Okay, so again, another tutorial for still for the rules of differentiation, pero this time, yung function natin ay trigonometric. So, trigonometric function ang mga i-derivatives natin. So, ano ba yung mga trigonometric function? Yan yung sine, cosine, tangent, cosecant, cotangent, secant. Okay? Paano yung derivatives nila? So, yun naman na ating ipapaliwanag ngayon. Simulan natin sa derivative of the sine function. So, meron tayong dalawa. Ito po yung 1a tsaka yung 1b. Ano yung kaibahan? Kung mapapansin mo, yung f of x nung una ay sine x lang. Tignan nyo po yung kanyang function, sine x. Okay? So, ibig sabihin, x lang yung kanyang mismong argument or yung nasa loob ng parenthesis. Pero compare dito sa pangalawa, ang nasa loob ay g of x. Okay. Ano po yung importante doon or ano yung pwede nating masabing palatandaan doon? Unang-una, kapag f of x is equal to sin x, hindi yan pareho dito. Sa f of x is equal to sin of g of x. Kasi, yung nasa loob ng parenthesis ay x lang at yung isa, g of x. Sa madaling sabi, yung isa, maikli lang, x lang. Okay, wala nang iba. Pero yung g of x, malawak yan. Ibig sabihin yan, pwede ang nasa loob ay 2x squared plus 3, x squared plus 4x minus 2. So, it depends. Mas mahaba itong g of x. Okay? Basta yung nauna, x lang siya. Okay? So, simulan natin. If the given function is sine x, ang derivative niyan ay cosine x. Straightforward, wala nang iba. Basta kailangan, x lang yung nasa loob ng parenthesis. Paano naman kung hindi x lang yung nakalagay sa loob ng parenthesis? Meaning, isang habang polynomial, like x squared plus 1, sine of x squared plus 1. So, paano yung derivative nun? So, eto siya. Okay? So, ang derivative, pag hindi na x yung nasa loob, g of x ang nasa loob, you have to take this one first. Derivative ng sine is cosine. Pero, kukopyahin mo yung kanyang g of x. Pagkatapos, imamultiply mo saan? Sa mismong derivative ng g of x niya. Oh, medyo makomplikado, sir, ha? O sige, ulitin natin, pasalahan natin ulit yung number 1a. Pag nakakita ka ng f of x is equal to sine x, x lang yun nandyan sa loob, ang automatic, ang derivative niyan ay f prime of x, ang sagot ay cosine x. That's it. E paano naman po, sir, kapag ka f of x is equal to sine gx, okay? Ano po yung proseso para masolve ko po yun? Ganito. F prime of x is equivalent to cosine nung g of x. Nagpalit na yung sine to cosine kasi base dito yan. Okay? Cosine. Kaya lang, kukopyahin mo lang kung ano nakalagay rito. Lagay mo lang dun. Okay? So, pagkatapos nun, imumultiply mo naman siya sa derivative nung nasa loob mo. And simplify as much as possible. Okay? So, tignan natin sa example. Apply natin. So, differentiate f of x is equal to sine 3x. Now, unang-una, ano kaya to? Sine x or sine g of x? Obviously, hindi lang nag-iisa yung x. May 3. So, dito ka papasok. Ito yung gagamitin mo. Okay, apply natin dyan. So, kung i-apply natin dyan, ang sabi niya, pag sine ang given, ang derivatives niyan, cosine. Okay. Tapos, kopyahin mo yung g of x yung nasa loob ng parenthesis. So, you will be having 3x. Nalagyan po ng parenthesis lagi, ha. Importante po yan. Kung wala, mamamali po kayo. So, kinopya ko na yung 3x. Hindi pa po tapos kasi mumultiply mo pa sa derivative ng 3x. Ano ang derivative ng 3x? O, gawin natin dito. Halimbawa, 3x i-derivative mo. Ano yung f prime of x niyan? Or g prime of x. Constant multiple. Ito yung k. Ito yung f of x or g of x. Okay? So, ang nangyayari, kopyahin mo si 3.
Ano ang derivative ng x? Bababa si 1. Si x 1 minus 1 will be equal to 0. So, g prime of x is equal to 3 times 1 is 3. X raised to 0 is 1. So, ang sagot na lang ay 3. So, ilagay po dun. So, it will become 3. Okay? Yan yung derivative niya. Ang mangyari, sa iba, pwede na po naman yung sagot na yan. Pero mas maganda po, ito po yung mas preferred na pag-arrange nito. Kasi yan na po yung sagot mismo. So, ang mas tamang arrangement po niyan, ilalabas mo yung 3 sa harapan. So, equivalent to 3 cosine 3 of x. So, ito po yung final answer natin for this particular sine function. Okay, so, sir, may nagtatanong, pwede po ba distribute yung 3 doon sa loob? Hindi po po pwede kasi po pag mamayari ni cosine yung 3x. Kailangan po, bago mo ma-multiply si 3 dito sa buo na to, kailangan mabigyan mo muna ng value ang x, saka mo i-cosine, saka mo palang i-multiply sa 3. Pero sa ngayon, wala ka namang value na given sa x, so ito muna yung pinaka-derivative mo. Okay, yan ang derivative ng f of x is equal to sine 3x. So let's proceed to the next derivative rule para sa cosine function. Okay. So paano naman yan, sir? Ulit, may dalawang itsura yan. Yung una, yung x lang, yung isa g of x. So straightforward, pag cosine x, direkta yan dito ang derivative niya na negative sine x. Yan agad ang sagot. Pero, kapag g of x naman, ang cosine, ang derivative niyan, negative sine pa rin, kopyahin ng g of x at derivative ng g of x yung multiply. So, parang hawig lang ng konti, nag-iba lang doon sa equivalent nila. So, tignan po natin sa ating example. So, we have a given function here, x cosine, x plus 1. So, i-differentiate natin or find the derivative. First things first, identify, ito ba siya o ito? Obviously, hindi lang x ang kasama. Walang, may kasama ang x plus 1 pa. So, ibig sabihin, hindi ito yung gagamitin mo. Ito ang gagamitin mong proseso para makuha ang derivative. So, sundan lang po, cosine yan. So, cosine to, tapos g of x nga to. Kasi may kasama na si x dyan sa loob. So, unang gagawin, negative sine. Yan ang derivative ng cosine. Tapos, kopyahin mo yung mismong nasa loob ng parenthesis. X plus 1. Okay? Tapos, imumultiply mo sa derivative ng x plus 1. Okay, ngayon, ano ang derivative ng x plus 1? Anong rule gagamitin mo? So, gamit ka na sum rule. Kasi ina-add ang dalawang function. Ano ang derivative ng x? Sagot ay 1. Ano ang derivative ng 1? Siyempre, 0. Constant yan eh. So, mangyari, ang sagot niya na final answer, 1 lang. 1 plus 0, 1. So, i-multiply mo pala siya, sir, sa 1. Yes. So, ang magiging sagot mo, final answer natin, kasi invisible si 1, di ba? So, pwede mangyari is equal to negative sine x plus 1 lang. So, this is your final answer. Okay, so let's move on to the next rule. Punta tayo sa tangent function. Again, may dalawa po tayong example dyan. Isang straightforward na x at isang g of x. Kapag tangent, x second squared. Okay, yan ang ating gagawin sa derivative. Pero, pag g of x, second squared g of x times the derivative of the g of x. Okay? So, parang ano lang din yan. Parang yung kanina, iba lang yung sa may equivalent ng tangent. So, subukan po natin sa example. Ang given natin ay tangent 5x minus 1. So, malamang ito na naman yung gagamitin nating formula. Kasi ito, x lang. Eh, may kasama si x dyan, 5 tsaka minus 1. O, diba? So, ito yung ating process. So, ulahin mo agad, ano ang derivative ni tangent? Second squared yan, nakalagay. So, lagay natin, second squared. Pagkatapos, kopyahin si g of x.
ito yung g of x natin ulit. 5x minus 1. Okay. Tapos, huwag makakalimutan, i-multiply mo siya sa kanyang derivative na 5x plus 1. 5x minus 1, sorry. So, ngayon, ano ang derivative ng 5x minus 1? So, unang-una, maghahanap ka ulit ng situation na pareho nito sa rules. So, ito, obviously, it's the subtraction rule. So, mangyayari, derivative ng una minus derivative ng pangalawa. Ito, alam ko, 0 na to. Okay? So, mangyayari, is equivalent to 5, tapos x raised to 1. So, mangyayari, bababa si 1, minus 1 yan. Okay? Tapos, derivative ng 1, 0. So, simplify lang natin to. 5 times 1 is 5. X raised to 1 minus 1, ibig sabihin x raised to 0 is equal to 1. So, times 1 ka na naman dyan, minus 0. So, ang sagot dyan, 5 lang. Okay? So, mumultiply mo by 5. Ang g prime of x. Yan yung ating answer sa g prime of x. Pero, since 5 yan, i-rearrange natin na mas tama. So, f prime of x, yan na po yung sagot, i-rearrange lang natin. Dapat, mauna yung 5, mas maganda. Second squared, 5x minus 1. So, ito po yung final answer natin dyan. Okay? Again, hindi mo pwedeng i-multiply yung 5 dun sa loob ng parenthesis kasi pagmamayari siya ng second squared. Kailangan magkaroon ka muna ng value dito, i-simplify mo, i-second squared mo bago ka mag-multiply sa 5. Pero dahil wala tayong value ng x, hindi mo pwedeng i-multiply yan dyan. Bawal yan. So, for the meantime, ito yung final answer mo dyan sa situation natin na to. Okay? So, moving on. Cosecant function naman po tayo. So, cosecant function, ano ang derivative niya kapag x lang ang nakalagay? Negative cosecant x, cotangent x. Magkasama yan na, ulitin po natin. Ang derivative ng cosecant x ay negative cosecant x, cotangent x. E, paano sir kapag ka g of x? Same thing pa rin, negative cosecant g of x, cotangent g of x. Tapos multiply sa derivative ng g of x. Okay? So, parang may pattern siya. Tignan natin yung example. Differentiate f of x is equal to cosecant 6x squared. Obviously, ang kasama ni x ay 2 tsaka 6. So, ang gagamitin muna naman na process, ito. Itong area na ito. Okay? Yan. Buong yan. So, solve na natin. Automatic, pag cosecant, hinahanap yung derivative niya or f prime of x, ayun, commonality nila. Okay? Negative cosecant ng g of x, 6x squared, copyahin mo, at saka cotangent 6x squared. Okay? So, ayan na. Pareho ba? O, pareho mo nagawa. 6x squared ang g of x, negative cosecant tsaka cotangent. Okay, yaka-multiply sila pareho. Ngayon, ano pa ba ang susunod? Yung multiplication ng g prime of x. So, i-derivative mo yung, ano ba yung g of x niya? Ito yung g of x niya. Ayan. Yan ang g of x, di ba? Lagi naman. So, ang g of x niya ay 6x squared. I-derivative mo ngayon yan. So, kailangan makuha ang g prime of x. Para mo i-derivative ngayon yung 6x squared, anong rule ang gagamitin mo? O, meron kang 6, constant, meron kang x squared, edi yung ano yun, function na naka-raise sa exponent, power rule. Okay? So, mangyayari, si 6 nandyan, iwan lang. Tapos, kung power rule yan, ayan si x, may 2 ka dito, bababa si 2. Diba? O, nakamultiply tayo dyan, ha? Multiplication yan. Ha? Tapos, si 2, babawasan ng isa. Okay? So, simplify natin. 6 times 2 is 12, tapos x raised to 1. Okay? So, ibig sabihin, invisible na to. So, mangyayari ang sagot, 12x na lang. So, kung 12x, yan ay mamultiply mo dun. Multiplied by 12x. Ayan. So, simplify natin. I-rearrange f prime of x is equivalent to
Unahin mo yung negative, multiply mo kasi yung 12x na yan sa negative 1 na nasa harap. Hindi mo ima-minus sa ima-multiply. Kita nyo naman yung operation. So, negative 12x cosecant 6x squared o tangent 6x squared. Yan na po yung final answer natin. So, moving on again sa second function naman. So, again, same thing. We have a two situation here. Isang x, isang g of x. Pero ngayon, second tayo. Ano ang derivative ng second? Second at saka tangent. Okay? Second, tangent. Okay? So, mangyari halos same pattern ng kanyang process. Kapag ka x, second tan. Kapag second g of x, second tan g of x times g prime of x. So, halos pareho lang ng mga proseso. Iba lang yung equivalent na derivative. So, gawin na natin to. Again, ang derivative ng second ay second tangent. Kaya lang, ano ba to? X o g of x? Obviously, it's g of x. So, ito yung gagawin natin proseso na naman. So, we'll be having second. Ano yung g of x? 4x cubed. Times tangent 4x cubed. Okay, tapos na yung first part. Mamultiply natin sa derivative ng g of x. So, ano ba yung derivative ng g of x? Tignan natin. G prime of x, paano ba? Eh, siya ay 4 tapos x cubed. Constant multiple. So, si 4 nandyan. Si x cubed nandito, bababa si 3. Kasi power rule lang gagamitin mo dyan. Si 4, iniwan natin, bababa si 3. Multiply dyan sa 3. Si x nandyan, x cubed, bawasan ng isa. Mangyayari, 3 minus 1 is 2. So, simplifying, 4 times 3 is 12. X 3 minus 1 is 2. So, yun ngayon yung ating g prime of x. So, we will multiply 12x squared doon sa ating buong equation. Pero, i-rearrange natin para mas maganda tingnan. F prime of x is equivalent to 12x squared times second 4x cubed times tangent 4x cubed. So, this is your, again, derivative ng f of x mo. Okay, final answer. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo sa cotangent function. Paano pagkuha ng derivative ng mga cotangent function? Tingnan nyo po ulit, same situation, meron kang cotangent x, meron kang cotangent g of x. Kapag ka cotangent x, ang derivative niya, negative cosecant squared x. Pero pag cotangent g of x, negative cosecant squared g of x times the derivative of the g of x. Again, example, apply natin. Ano tong 7x minus 2? Hindi yan x, obviously, that's g of x. Okay, yan ay g of x. So, ang gagamitin natin ulit na proseso ay yung area na yan. So, kung area na yan, solve na po natin agad. Ang derivative ng cotangent ay negative cosecant squared ng 7x minus 2. Okay? Multiplied by the derivative. Paano ngayon ang derivative ng ating function or g of x? Yes. 7x minus 2. Ito ay anong situation na pwede kong gamitin para ma-derivative ko itong 7x minus 2? Maalala ko pwede ito sa subtraction. Okay. Kung sa subtraction, ang rule na yon derivative ng nauna, minus derivative ng pangalawa. O, di gawin na natin. 7x, ano ang derivative ng 7x? So, you have 7. Ayan si x, may invisible na 1. Bumaba si 1, 1 minus 1. Multiply ito ha, multiply. So, it will be equal to 7 times 1 is 7. X raised to 0 na ngayon yan. So, ito magiging x raised to 0 is 1. Tapos, meron kang minus 2. Minus 2, ang derivative ng 2, ay 0, constant. So, mangyari, 7 po ang sagot natin dyan. So, lagay mo na po doon. Times 7. Okay. So, ngayon, i-finalize po natin.
I-multiply po natin yan sa negative 1 na sa harap. Hindi po i-minus, i-multiply. So, 7 times negative 1 is negative 7 cosecant squared 7x minus 2. So, this is your final answer. Okay po.